kapag nakaakit ka doon sa taas, para ka na rin nag jogging ng ilang beses. Wala na, hindi na matanaw yung dalawa namin kasama. Kasi ko si Jojo mukhang hindi masaya. Dum-dum, dum-dum-dum, ay ambot sa imo. Gandang araw mga kambot. Babalik kami ni paring Jojo sa windmill, paakyat dun sa windmill, sa buwan ng windmill. Pero maganda nito, marami tayong nadagit na gustong pumunta doon. Tingnan natin mamaya, sa umaga kami nagising ngayon, 4:40 na ngayon ng umaga. Mimesis na natin yung mga kasama natin na nasabing gustong sumama. So tingnan natin, nakisamang panahon mga kambot. So ayos na ayos. Alright, let's prepare. Okay, message na natin. Inom muna tayo ng tubig para ready na tayo sa pag-ano. Si Pare Jojo ay nagkakape na. Para maganda ang circulation ng ating blood. Yes, dito kami ang ditong hall namin. Hot water. Init ba? Hindi mainit. Hindi naka-on. Ayan. Painitin muna natin. Dito tayo. Ayan. Napakasarap ng hangin dito sa itaas. Yun. May mga bituin. Signifying na maganda ang panahon. Galing no? Parang nasa Baguio. Parating ganito. Ganito lang ang ganito yan. Araw-araw kahit sa tanghali, gabi. Talagang mahangin siya. Buntok kasi eh. Para na rin tayong nasa Baguio City. Balikan na natin. Pwede na yan. Tatlo. Lima. Anim. Last one. Maliit lang naman ang taas ng mga kaambot eh. Kaya kundi lang. Ready na pala sila dito. Ayos na. Mamaya-maya. Oo. Ano natin yung ba? Nakaready na pala sila dito. Mga kaambot, liwanag na. 5:15 ng umaga. Ready na yung mga kasama natin. Good morning, Doggy. Ano sabi? Okay na. Mga kambot, let's go. We're here. Hindi maputik. Sementado yan. Robert, ito papayon. Ang patigang mangkakape ng umaga. Wala yun, maalog nga ito. Palitan natin. Ryan, Aray. Good morning. Let's go. Yan mga kambot, paalis na kami. Balik na, marami na. Hindi nga lang nakasama si Paring Jeff. Counting yan. Yun, mga supervisor natin. Yun, nandun sa dulo. Wow. Yung mga kambot, mga ano dito sa tabing kalsada. Mga landscape. Wow. About 5:30 na nung umalis kami. Maliwanag na agad. Tingnan natin kung sinong tatagal ha. Amber, take a picture. Sige lang. Eat. Meron pa dito kayo.
ang palaka, mga kambot. Dito na kami sa baba, sa bungad na ng labasan. Ito na yung Puerto Galera, town proper. Nagmamadali yung mga samahan nating lalaki. Nahabol nila yung araw para hindi makabalik sila agad ba. Naka-chinelas na tayo ngayon, mga kambot. Bukan naman natin kung anong feelings na naka-chinelas. Para, di ba? Ordinary days lang na nag-alakad tayo sa bundok. Sementado naman. Galera, Puerto, town proper. Elizabeth, lalaban ang pangmalakasan yan. Pag-aantigi yan, man. Bilis na mga lalaki, nagmamadali. Tayo natin yung kasama natin sa likod. Pinayaya natin. Siniiwan din pala. Ay, mga kambot, dito na tayo. Liko na. Lapit lang kasi halos nasa paanan na rin tayo ng bundok eh. Dikit, nakadikit na rin lang sa bundok itong bayan ng Puerto Galera. Yun! Ayun na mga excited. Oo, oh, di ba? Paket rin ito mga kambot. Alas pareho rin ang kalsada yan ng ano, yung patawid ng Magsaysay, Occidental Mindoro, papuntang Bulalakaw. Ganyan din halos yung sa bukana ng kalsada. Talagang 45 degrees. Pero kayang-kaya naman yan. Yan ang mga kambot. Inihila na tayo pababa. Nandyan na yung magnet pababa. Oh, magulay. Titibay ng mga kasama natin. Yung tatlo, talaga naman. Yan yung mga tropang lakotsero. Ang lakas lumakad. Pero dapat dahan-dahan lang tayo para ma-manage natin yung resistensya natin, mga kambot. Ayun yung mga bossing natin sa taas. Parang baliwala lang sa dalawa. Yung dalawa na yan, talagang karerista yan. Kaya, di tumitigil. Kasi pag nakaakit-akit doon sa taas, para ka na rin nag-jogging ng ilang beses. Parang ibang pakiramdam ng naglalakad sa umaga kumpara sa hapon no, nung ginawa natin nila paring Jeff at ni paring Jojo. Siyempre kagising lang kaya medyo panggising talaga yung akyata natin. Grabe yung hatak pababa talagang. Hinahatak tayo pababa. Ito yung challenge dito. Ang ganda. Sarap sa baga. Hindi nila napansin yung aratilis mga kambot. Kain ulit tayo ng aratilis. Meron ng first runner up at second runner up doon. Third runner up at fourth runner up. Aratilis. Mamaya ka. Ay hindi, sa kanila na lang. Baka mas kailangan nila yan. Ayun, sa paring Jojo, alam na alam kung saan pupunta. Didikit agad sa aratilis. Bigyan mo siya ng aratilis para ano. Ayun na si Beth, sa dulo. Pag ganyan-ganyan lang yan, pero antigi kasi nakatira yan eh, kaya sana yan umakit ng mga burul-burul, mga bundok-bundok. Ewan lang ngayon kasi nagtrabaho sa Manila, natagalan. Hindi natin alam kung kaya, ano pa ng resistensya niya. Pero okay naman yan. Let's go. Hayaan natin si paring Jojo dyan mag-assist sa kanila. Doon tayo. Ay, Sir Mer, kumakaway na. Andyan! Pasunod na! Nauna yung dalawa. Paring Hay at si paring Ray. Whew. Mahabol si Sir Mer. Si Sir Dan, talagang tanggap niya ng fourth runner-up siya. Ako'y videographer lang. Hindi ako kasama sa contest mga kambot. May ibon. Nahiya na. What a wonderful view.
Ganda mga kaambot, oh. Masikat ang araw. Kung mapansin nyo, maraming mga sasakyan ng barangay na dumadaan dito, mga security. Kaya safe naman pag if ever na may mangyari. Nandito na tayo sa isang aratilis na maraming bunga, mga kaambot. Mas maraming bunga ito kumpara doon sa noon. Yan, oh. Uy, may baka may nakasalubong. Yung aratilis. May bunga pa naman siguro ito. Baka tinira na nila. Meron pa. Pero medyo mataas na yung mga malalaki. Wow, sige. Bahala na si Maring Jojo dyan. Pansin ko, parang mas madaling umakyat sa umaga kumpara sa hapon. Mas okay yung resistensya kumpara sa hapon na may pagod na. Natama, umaga talaga. Hanggang dyan na lang tayo. Pababa na yan eh. I mean, patag na. Wala na, hindi na matanaw yung dalawa namin kasama. Bitin pa. Pati gumagalaw. Siyempre, malaglag sila pag gumalaw na gano'n. Hindi lang nagpapahalata. Ito yung mga kambing o mga kambot. Gagaling nila umakyat sa gilid ng bundok. Special siguro mga damo dyan sa bundok. Sama ng tingin sa akin, no? Bawal kumuha. Malayo na yung dalawa natin kasama. Pero hanggang dito na lang tayo. Yan na yung dalawa natin kasama sa likod. May nahuli pa yan. Wala. May nahuli pang isa. Ayos na to. Madali naman pala sa pangalawang balik. Pero na challenge naman. Okay naman. Okay na rin. Let's go mga kaabot. Yeah. At least maubos yung mga cholesterol taba na pinagkakain natin sa loob ng isang linggo. Dalawang kambing. Ayun, nakita ko na yan kanina. Taba ang kambing. Sama na tingin sa akin kanina eh. Nang binibidyoan ko. Parang ayaw magpa-istorbo. Naghahasa na ng sungay ang ano. Yung isa. Bitin pa yung dalawa? Inano nila? Tinuloy-tuloy? Antayan mode na kami mga kambot. Wala na yung dalawa namin kasama. Talagang gustong akyatin yung ano. Pero matagal pa yan. Kuya, naglakad din. Mga residente yan dito sa ano, sa taas. Pansin ko si Jojo mukhang di masaya. Parang nabitin, naghahanap ng mas mataas na. Hello? Isa pa. Naghahanap ng mataas na ano. Wala na eh. Balik na sa Manila. Yan na. Lahat kami winner. Lahat nakarating dito sa target place. Target point. Dalawa namin kasama, sumobra-sobra sa target point. Uuwi na lang yan sila. Alam naman nila yan eh. Kaya sila nauna na. Kahit di na kami nakikita, tumuloy pa sila. So, decision nila yan. Okay. Malayo pa kasi mga kambot dito yung ano yung windmill. Mga 4 hours pa, sabi ng katutubo doon sa nakita namin. Kaya kulang sa oras, may program pa kami mamaya. Hanggang dito lang naman ang usapan. Ganyan sa tanaw lang ng relic. Hindi ko na nga tanaw ang relic dito eh. Nakapapasok na kami paloob. Okay? Ano, ganito rin sa ano eh. Magsaysay pero hindi lang ganito ang view. Pero malawak naman ang view. Hindi yung ano na yan, yung mga putik adobe na yan. Yan yung mga dating putik. Adobe yan eh, di ba sir, Dan? Yan yung mga matitibay na bundok.
Oo, ang nangyayari dyan, tumitigas yan sa katagalan, nagiging bato. Ang ganda niya, oh. Kaya matibay yung bundok. Yan, sa katagalan niyang parang putik na yan, nagiging ganto yan. Oh. Yan, sa pagkakaalam ko, ah, yan, bato na siya. Pero siyempre, matagal ang proseso niyan bago siya maging ganyan. Oh, magkatapat lang sila eh. Oh, yan oh. Oh, putik siya. Diba? Kulay putik pa to. Pero yung banda doon may parang nagiging adobe na. Ang Cambodian yung tinutuloy namin. Oh. Medyo nasa taas na rin siya ng burol. Burol lang pala yung sa amin. Ito talagang bundok. Siya sa tabi ng tower. Yan, kaya mahangin siya. Sa tabi rin siya ng dagat. Kasi yung mga bahay na nakikita nyo, yan yung may mga ilaw kanina. Mga Mimaropans! Kumusta naman? Kumusta kayo dyan sa Relk? Sana naririnig. Yung tirador ng Aratilis, nauna naman. Tirador ng Aratilis. Ang jojo. Oh, dami. Panalo, Aratilis. Oh. Ang kambot, hindi pa rin pala 45 degrees to. So, wala, hindi siya abot. No? Kahit nga 40, hindi yata eh. Talagang paket lang siya, kaya medyo mahirap. So, mga kambot, oh, mas malapit tayo. Sa adobe. Putik lang yan dati. So ibabaw niyan, putik-putik pa, pero sa ilalim, maganyan na. Ito mga kambot lang, ay mabigat nga. Adobe na. Ang landscape yun. Bato na talaga. Yan mga kambot, yung mga adobe to. Talagang, pero hindi pa talaga itong pinakabato niya. Meron pa talagang batong-batong dito. Yan o. Oh. Mabigat siya eh. Kaya hindi na rin mabibit-bit.